last point. Ayan. Figure of the body measurement. Tapos one part po ng bust measurement. Tapos chest front. Tapos yung shoulder top side. One half of armhole. Makikita mo sa lalaki na polo is yung front is para siyang may ano yung allowance niya yung sa harap, diba? Parang maliit siya dan sa back. Yan. Tapos yung measurement ng pocket is 4x4 inches. Nilagyan ko siya ng marking para naman madali na siyang matrace pag mag-cutting ako ng fabric. Isa lang yung pattern na gamit at mamaya ihiwalay ko siya from front part to back part. At yan ang line, yan yung yoke sa likod. Yan. Patapos na po tayo at i-trace na natin yung backside. Yan, nag-cut na ako. Tingnan niyo pong mabuti yung pag-cutting ko at mamaya yung pag-trace ko sa back at sa front side. Itong technique na to ay pinakamadali talaga na technique.
kung step by step mo talaga, matuto ka talaga ng madali. Ngayon, kukuha ako ng part ng pattern at ititrace natin ang back at front ng part ng pattern. Ayan. Ayan. See? Ginagaya ko lang siya kasi tinitrace ko yung back part. Yan yung back part niya. Hanggang sa yoke. Yan. Yung may line sa gitna. Yan kasi yung yoke sa likod. Ganyan. Tapos, ika-cutting lang yun para makuha yung part niya. Tapos yan, tingnan nyo mabuti. Yan, cutting na siya. Tapos ngayon, gayahin yung ginagawa ko. Ganyan. Kasi idugtong natin siya, yung nasa harap, yung nag-down ako. Yan. Kuha ako ng scotch tape para madugtong. Yan. Madugtong na siya, diba? Ngayon, i-cut na natin para matrace na yung back at saka front. Yan. Gupitin na yung dyan, gupitin. Kasi yan yung front side. Kasi may back side na tayo, may back part na tayo na yoke. Yoke ba? Ganyan. O, yan. Yan na yung front at yun na yung back. Ganyan. Tingnan nyo mabuti. Ready na yung back at front. Siguro nagguluhan kayo kung bakit. Pero makita nyo yan pag kinat ko na sa fabric. Maganda kasi kapag magamit ka ng pattern. Kasi next time, pag gusto mo may tatahiin ka na naman, magamit mo siya ulit. Ngayon, sa sleeve naman tayo. Una, sa sleeve length. Actually, sa bata, 5 years old is 5.5 inches yung length ng sleeveless. Ganyan. Length yan. Tapos, yung half na measurement ng armhole. Dyan. Tapos, mag-down ka lang ng 3 inches. Yan. Trace yung curve hanggang ma-form siya. Dapat maganda yung shape niya. Tapos i-trace mo na yung half ng measurement ng armhole talaga. Yan. Yan na yung exactly niya na measurement ng half ng armhole. Yan. Tapos yung half ng calf measurement. Tapos i-trace mo na yun, yung mga point-point. So ngayon, meron ka na sleeve. Yan.
Okay na, may sleeve ka na. At may back and front ka na. So, ayun, magka-cut tayo sa fabric. Ang ginagamit ko na tela is a checkered. Makita nyo naman sa picture. Yan. Nabili kasi ng asawa ko is a 1.5 meter. But actually, ang magagamit lang natin, mga 1 meter. Enough na po yun. Yan po ay a back part. Tinupi ko yun, diba? Yan, yan. Oh, front kasi yan. Tapos yan po yung back part. Yan. Kasi sa yoke, diba? Nagano ako sa yoke. O yan, back part. Itupi mo lang. Kasi dyan, ikakabit ko yung yoke. Magbigay ka lang ng allowance sa mga 1/2 inches. Tapos sa side is 1 inches. Dapat talaga mag-allowance ng 1 inches. For in case na ang bata ay tataba pa, pwede pa siya ma-adjust. Yan, sa baba naman is sa 1 1/4 yung allowance ko. Maglagay ka ng notch. Yan, mayroon na tayong back part. Tapos naman, front part. Yung front part, sa may side, sa center, sa front, is kailangan mo maglagay lang allowance ng 2.5. Yan. Sa center ba? Yan sa front. May center, diba? Saan ilagay yung botones? Dapat maglagay ka ng allowance ng 2.5 inches. Kasi i-fold mo lang yun, diba? Tapos doon ilagay yung buttons. Hinahanap ko po yung magandang ayos kasi yun sa lalim is mayroong notch kasi kailangan titirin din ang tela. Sa lalim may ano siya, notch. Ayan. 2.5 inches yan. Buttons. Half inches din yung allowance. Pati yung sa armhole, 1/2 inches din. Yan. Tapos sa side again, is 1 inches yung allowance. That is so very necessary talaga. Tapos yung marking ng pocket. Dalawa kasi ang pocket niyan. Yan, nilagyan ko ng mark. Yung sa wrong side yan po. Para hindi makita yung marking. Ang right side is nasa loob lang. Yan yung marking. Now, front side. A front part is ready. Ngayon naman, magka-cut tayo ng sleeve. Sleeve naman tayo. Ano? Ngayon naman, is a yoke. Yoke muna tayo sa likod. Yoke part.
yung part yan para sa likod. Dapat talagang ingatan yung pagka-cutting ng fabric para balance. Yan po ang yoke for the back part. Tapos yung sleeve na. And sa may hem, sa may cuff, sa dulo ng sleeve, ang allowance dyan isang 1 1/4. 1 1/4 inches. Tapos sa side, ang lagay kong allowance is sa 3/4. Tapos dyan sa may curve is 1/2. Ready na ang ating sleeve. That is the sleeve. Dalawa, tapos yoke. Back and front part. Tapos naman, nagawa ko ng pattern ng pocket. Ang length niyan is 4 inches with 4 inches length. Tapos yung sa side is 3 inches. Yan. Yung length ng flap, di ba parang kayang ulo siya? Isang 2 1/2 inches. Tapos yung length, ang length niya is 2 1/2 inches, yung width niya is 4 inches.
naglagay lang ako ng allowance. Tapos yung nasa gilid niya, is 1 inches yan, yung nasa gilid-gilid. Pag hindi po kayo naka-subscribe, please po, paki-subscribe naman sa akin at i-click niyo naman yung button ng may button bell dyan para naman maka-update kayo sa next video ko. Kasi ang next video ko is kung paano po ito tapos.